Third time's the charm, pati rin sa pag-host ng History Convention. Dahil ito lang ikatlong pagkakataon ng Pilipinas na maging host country ng HistoryCon mula nang nilunsad to noong 2016. Dito nagtitipo ng iba't ibang personalities. I love you everyone. God bless you. Thank you. At talentadong fans ng History Channel para ibidang kanilang mga koleksyon. Very popular dito ang History Channel. Over 900 booths po ang occupied ngayon. Talagang ang objective din namin is pinapakita namin ni Filipino creativity. Kada taon may mga inaabangan. Tulad nitong unveiling ng commemorative stamps ng presidential cars. Marami rin sa ating kababayan ang gumawa ng kanilang marka sa kasaysayan. Kaya simulan natin sa may-ari ng kotseng ito. Parang junk car lang ang itsura nito, parang kotseng tinapon sa tabi-tabi. Pero napaka-memorable ng kotseng ito para kay Cian Lim. Ito ang kotseng ginamit niya sa Celebrity Car Wars. Just gotta stay relaxed, you know? May nakakatuwa yung pakiramdam kasi there's people from Malaysia, from Bangkok, and Muna from Singapore. Oh, wash! Siyempre si Diego, kasama ko galing Pilipinas. And the feeling is very different dahil iba't ibang lugar. Ang saya lang ng kwentuhan and we have to go against each other. Mukhang times two ang saya ni Diego, ha? My time to shine and show that I'm not a boy. Simula nung bata pa lang ako, naging dream ko na talaga mag-race car driver. Pero never ko naman naisip na kakaroon ng oportunidad. Patunayan na kaya ko. First blood! We're rich, baby! We're rich! Spoiler alert na to, never have I been in a head-on-head collision in a car. Or even a big collision in a car. Yung talagang total wreck na yung kotse pagkatapos. At si Cian pang una nakagawa na sa akin. Delikado kasi sobra yung mga pinagagawa namin eh. May mga time na ka-questionin mo kung gagana ba yung seatbelt kasi medyo luma na yung kotse. Pero we all got out safe. Mukhang upa naman yung mga kasukasuhan namin. Yeah! That's how you do it! Oh, I'm gonna win. Buti na lang at nakabalik kayo in one piece. Dahil malamang ang mga pyesa ng inyong mga nasirang sasakyan, maaari pang i-recycle ng metal artist na si Ram Malyari. At eto naman si Crusader. Kung titignan natin, si Crusader ay parang sculpture, parang work of art. Pero alam niyo ba, si Crusader ay isang fully functional motorcycle. Ang style ng art na ito ay steampunk. Ang steampunk ay mixture ng Victorian era at futuristic. Pinauso noong 1980s ni Kevin Jeter. Steampunk ang tema ng mga obra ni Ram. Mula sa iba't ibang pyesa, bumubuo siya ng mga hugis hayop, tao, at ibang work of art na gumagalaw pa. Ito ang dahilan kung bakit tinanghal si Ram bilang 1 out of 12 outstanding artists mula sa 115 international galleries sa Affordable Art Fair sa Hong Kong noong nakaraang Mayo. At tawagin naman natin ang dalawang creator nitong work of art na ito, si Jeffrey at si Ram. Nung ginawa niyo po itong motor na ito, ano po ang naisip niyo? Ano, makagawa kami ng kakaiba tapos yung functional. At least pag nakita ng mga tao na talagang na siya, mas matutuwa. Ang hirap siyang gawin. Yung konsepto, hindi mo alam kung paano ko mag-umpisa eh. Steampunk siya. Pero congratulations, ha? Sir, ang ganda po ng gawa po rin. Salamat po. Sana balang araw mahirap ko yan. Aasahan ko yan, ha? Pero sa ngayon, hanapin muna natin ang isa pang history maker. Ito naman talaga lumang-lumang mascot. Ito ang mascot ni Mighty Kid. Noong 1980, sikat ito dahil ito yung pinakaunang local na sapatos na may Velcro. Yung sapatos na Mighty Kid ng Rubber World. Pagdating ng 1994, nagsarado ng factory nito at si Mighty Kid ay hindi na nakilala ng mga millennials ngayon. Kung rare collection ng mga sapatos, mas rare naman na koleksyon itong fiberglass na statwa ni Mighty Kid. Isa sa mga gems sa koleksyon ni Kyle. Mahilig maghanap at mangolekta ng vintage items ang rapper na si Kyle Gianan, a.k.a. Casey Kyle. Sa sobrang laki ng koleksyon niya, kinilala siya bilang the Filipino picker ng History Channel. Kyle, bakit ka nahilig sa vintage? Ito ang libangan eh. 1 minute ko pa lang ito tinititigan sa bahay, sa man cave ko. Talaga yung stress level ko.
mag-slow down to 10% na talaga lang eh. Ano ang pinaka-rare sa lahat ng collection mo? Para sa akin sir, yung pinaka-rare talaga yung red tape phone ko eh. Ito? Tatlong 25 ito eh. Talaga? Wala na ba nyo ngayon? May mga may-ari, pero mga collectors na sir, wala na nagbibenta. Kumbaga, sobrang hirap na makahanap. Mm-hmm. Lalo na yung ganyang condition, kompleto pa siya, may working siya. Kabataan ko yan. Actually, inabot ko nga tatlong G's lang eh.